Okay, ulitin lang natin. So, ulitin lang natin, i-start natin. Sa right, magbubukas yung system. Antayin lang yung FI. Alright, okay na. Tapos, safety start. Kuha. Tapos, push. Preno. Okay. Yan. Ganun yung tunog niya na ma-encounter nyo. Good morning mga katagumpay. Anong balita sa inyo? At balita sa atin ngayon ay i-review natin yung NMAX natin na nakuha natin kahapon. Guys, maraming nag-PPM sa akin kung ano daw ba yung performance noong NMAX natin na kinuha. Guys, wait lang. Kasi kahapon pa lang natin kinuha. Pero gumising ako ng maaga para sa inyo. Para sabihin sa inyo na kung ano ba yung mga basic na nararamdaman ko nung nagpalit ako ng NMAX. So mga katagumpay, from basic info na nakita nyo sa internet, ilalagay ko na lang sa description yung mga basic info. Pero yung mga dapat nyo makita dito sa NMAX ay ipapakita ko sa inyo ngayon para may idea kayo kung wala man kayong pambili ngayon or hindi pa ito yung tamang panahon sa inyo para makabili ng NMAX. Or at least, meron kayong idea kung ano-ano ba yung mga nangyayari kapag naka-NMAX ka. Ito yung pinaka-raw video na kung paano siya gamitin at kung paano yung sistema niya kapag magra-ride na kayo. Okay guys, ngayon ay papakita ko muna sa inyo step by step kung ano ba yung dapat nyong malaman dito sa NMAX natin. Okay guys, ayan. Ayan. Tapos mamaya i-ride natin siya para sabihin ko sa inyo kung ano ba yung mga na-feel ko o yung mga advantage at disadvantage niya. Pero ngayon mga katagumpay, papakita ko muna sa inyo kung ano-ano ba yung advantage niya at ano ba yung mga meron sa kanya na dapat niyo siyang yung makakapag-convince sa inyo na dapat niyo siyang bilhin. Okay? So pakita ko sa inyo. So guys, syempre kapag sinabi nga NMAX, scooter siya. Okay, pero sisimulan muna natin mga katagumpay dito sa fuel niya. Okay, dito sa fuel niya. Siya ay naka-base na dito sa may bandang seat niya dito sa gitna. Ang fuel capacity niya mga katagumpay ay 6.6 liters. Alright, ayan, yan na yun. So hindi na kayo bababa pa mga katagumpay para mag-gas. Diba usually kapag mag-gas tayo sa gas station, kapag tumigil tayo, bababa pa tayo tapos bubuksan natin yung seat box natin, 'di ba? Ay yung upuan natin pala. Sorry. So ngayon, dito hindi ka na bababa, bubuksan mo na lang 'to mga katagumpay. Okay? So ang sistema niya dito naman sa seat box niya mga katagumpay, meron siyang 5 kilo. Alright? 5 kilo, pakita ko sa inyo kung gaano ba siya kalaki. So nga pala mga katagumpay, ayan, kapag pinasok mo yung susi dito, sa left lang, tapos bubukas na siya dito. Okay, magmamatic na siyang bukas. Ganto kalaki mga katagumpay yung compartment niya. Ayan, 5 kilos siya yung kaya niyong ilagay. Okay, 5 kilos siya. Yun lang, tapos balik mo lang siya. Then, dito naman mga katagumpay, meron din siyang maliit na box dito na pwede niyong ilagay ay hanggang 1.5 kilo. Ayan, nandyan pala, nakalagay pala dito. Alright, mga katagumpay, ayan dyan. Dyan lang. Tapos, ayan, tapos, fuel injected na rin siya mga katagumpay. So, ano nga ba yung fuel injected? O, hindi na natin papaguluhin pa. Ang fuel injected, matipid siya sa gas. Okay, para sa akin, nung nakagamit ako ng fuel injected dun sa Suzuki Rider J ko ay times 3 ang tipid. Alright? So, fuel injected na siya. Yun na lang. Tapos, mga katagumpay, pakita ko sa inyo, dito, yung gold top niya. Ayan. Dito ko natuwa mga katagumpay. Meron siyang gold top dyan. Ayan kung makikita nyo na NMAX. Kitang kita yan kapag ka malayo ka. Alright. Papakita ko sa inyo yung seat height niya. Meron siyang 765 mm na seat height.
So, mga katagumpay, kung ikaw ay nasa 5-10 pataas, tamang-tama sa ito. Para nasa, para sumakay ka lang ng kotse. Alright? So, tapos yung mapakita ko sa inyo din yung engine type niya, mga katagumpay. Liquid-cooled na din siya, 4-stroke. Okay? Tapos, syempre, itong shock, basically, isa lang kasi yung makikita nyo sa scooter. Pero ito, kung makikita nyo, dalawa. Alright? Maraming nagsasabi sa akin, mga katagumpay, na wag daw ako kumuha ng scooter kasi usually isa lang yung shock. Tapos kapag nagtatlong angkas, well basically kasi isa lang talagang angkas. Pero ito, dalawa yung shock niya. Kaya kahit magtatlo kayo ng angkas, okay na okay. Alright, mamaya malalaman natin dun sa ride kung ako mag-isa, kung ano yung mafe-feel ko. Alright, papakita ko naman sa inyo, mga tol. Dito naman mamaya na pala natin i-start. Pakita ko muna sa inyo, mga tol. Ano pa ba meron dito? Basic lang tayo, mga tol. And sige, i-try na natin i-start siya, mga tol. Try na natin. Papakita ko sa inyo kapag yung nandito na tayo sa starting system. Okay? So ganito yan, mga tol. Kapag ipinasok mo yung susi. Ayan, kapag pinasok mo yung susi on niya sa right, magbubukas yung system niya. Ayan, bubukas siyang ganan. So yon, ibig sabihin, mga tol, kapag inon mo siya, huwag mo muna siyang i-start kasi doon pa lang daw papasok yung FI niya, yung pinaka fuel injected niya, kasi masisira daw yung system niya sa loob, sabi daw nung nag-tip sa atin ang mekaniko doon. So guys, ayan, hindi siya kaagad-agad i-start. Pag nakikita nyo, hindi siya i-start. Alright? Kasi safety start siya. Hindi siya tulad ng mga ibang scooter. Timano, kapag nai-on mo siyang ganito, i-start na agad siya. Ito hindi. So dahil naka-stand pa tayo, safety start siya. Tatanggalin nyo lang yung stand. Ayan. Hindi pa rin siya i-start. Alright? So kailangan mo ng security. Push mo lang to or any of those dito sa dalawang brake mo, leveler mo, leveler ba tawag dito? Push mo lang siya, saka lang siya mag-i-start. Okay. Ayan, mga tol, kung napapansin nyo. Ayan. Baba tayo, ha. Baba tayo. Explain ko lang, mga tol. Nakalimutan ko explain tong gulong niya. Ang gulong niya, ang lapad niya ay 110. Okay, over 70. Tama, okay. 110 over 70. Okay, mamaya tayo mag-ride. Nakalimutan ko tong gulong, importante ito sa lahat. Okay, so meron siyang dalawang signal light sa gilid. Siyempre yung front, yung bright, tsaka dim. Tapos sa likod, siyempre mga katagumpay, meron din siyang ilaw sa likod para sa brake in nyo, okay? For registration, shoutout nga pala sa kay Sir Vico. Okay? So ngayon guys, napakita ko na sa inyo yung sistema dito sa motor at itatry na natin siyang i-ride. Okay? Papakita ko sa inyo. Nga pala, mga katagumpay, baka mayroong nag-iisip dyan na kung bakit wala tayong helmet ngayon. Andito lang tayo sa St. Joseph, napadaan lang tayo sa kaibigan at naisip ko lang i-review to dahil marami na nag-PPM sa akin. Kung anong daw ba ang nangyari sa NMAX na kinuha natin kahapon. So ngayon, habang nagra-ride tayo, mga katagumpay, ay magsasalita pa rin ako. Medyo maingay lang kasi wala tayong mic. Habang nira-ride natin, papakita ko sa inyo kapag nag-humps tayo, tsaka yung mga pa-bend natin na mga paligo, sabihin ko sa inyo kung yung mga naramdaman ko. Honest review to, mga katagumpay. Peace para sa inyo. Mahal na mahal ko kayo eh. Alright? Yeah! This is your man! JTV again! Gil Morales! Okay, ulitin lang natin. So, ulitin lang natin, i-start natin. Sa right, magbubukas yung system. Antayin lang yung FI. Alright, okay na. Tapos, safety start. Kuha. Tapos, push. Preno.
Okay? Yan. Ganun yung tulog niya na ma-encounter nyo. Saktong-sakto lang. Hindi siya pang mayabang. Okay? Tama-tama mga katagumpay, may balok doon. Matatry natin siya. Malalaman natin yung stabilizer niya. Okay? Let's go! Alright? Yan, kung napapansin nyo. Meron din naman konting garagar, pero parang nasa kotse ka talaga. Okay? Ayan na. Siyempre, basically, kapag kagamit mo itong NMAX, medyo mayroong konting vibrate ka mararamdaman. Okay, dito tayo kasi maraming humps dito eh. Para malaman natin. Okay? Naka-ano tayo? Sorry. Check natin. Kung mapapansin nyo mga katagumpay, kapag ka nakaupo kayo dito, sobrang komportable ng upo nyo, para kayo nasa kotse. Totoo yung sinasabi nila na para kayo nasa kotse kapag nakaupo kayo dito sa NMAX. Kaya lang, ang isang problema mga katagumpay, yung nafe-feel ko ngayon, parang medyo naka-elevate ako or parang nakaangat yung unahan ko. Siguro hindi ako sanay. Parang kapag ka bibilisan ko, ayan, parang lilipad siya. Parang lilipad, parang aangat yung unahan. Pero hindi. Okay, kaya siguro naglalagay yung iba mga katagumpay ng back sa likod para medyo bumikat yung likod. Okay? So ayan, mag-bend na tayo. Okay, try natin. Oh, smooth na smooth. Kahit paliko mga katagumpay. Okay na okay. Oh. 'Di ba? Tapos kung mapapansin nyo, yung footrest niya mga tol, ito yung basic na nangyayari sa scooter. Nandito lang yung paa mo. Pero kapag pagod ka na mga katagumpay, pwede mo siya dito. Ayan o. Oh. Diba? Ang ganda o. Oh. Kapag pagod ka na. Tapos kapag tinatamad ka na, ganda na ulit. Ayan, hams na tayo mga tol. Try natin. Hams tayo ah. Nako, kapag ka ganun kaliit na. Mga katagumpay, kapag ka ganun kaliit na humps lang ang dadaanan nito, siguro mga 6 to 7 inch lang, pwede ka naman mabilis. Hindi, joke lang. Kapag ka maliit lang yung humps, mga katagumpay, na dadaanan ni NMAX, parang wala kang dinaanan, promise. Sobrang lupit niya. Okay? Tapos, ito pa isang pinakamagandang nakita ko sa kanya, mga tol. Ayan, yung side mirror natin, ang laki. Siguro mga 5 finger yung laki niya. So pasok tayo sa requirement ni LTO. Okay? Tapos makikita nyo rin pala mga katagumpay, ayan, meron siyang orasan diyan sa ano natin, sa meter natin. Tapos makikita nyo rin yung engine, syempre, yung kilometer, tsaka yung kung gas, kung gano'n ang karami yung gas. Okay? Medyo duda lang ako mga katagumpay kasi, teka lang, haligo na tayo ah. Kasi pa St. Joseph na yan eh. Medyo duda lang ako mga katagumpay sa digital na system. Kasi hindi ko alam, accurate din ba yon? Comment nyo nga sa baba mga katagumpay kung accurate din yung mga digital. Ha? Kasi syempre hindi naman gagawa sila Yamaha, Honda o lahat ng brand ng digital kung hindi accurate. No? Pero syempre kasi iba pa rin yung manual na yung parang kamay ng orasan. Okay? So balik tayo mga katagumpay. Ayan, dadaan ulit tayo sa humps. Okay? Ayan. Mapapansin nyo, full tank tayo ah. So dyan ako nagpapalinis ng motor kapag madumi na yung motor ko. Okay? Tapos pala yung silinyador niya mga katagumpay. Kung mapapansin nyo, ayan, pipigil natin. Kapag konting ganito lang, oh, napakalakas nung hatak niya. So sa mga susunod na ride natin, yung mga long ride, pasensya na, review lang to ha. Walang magko-comment dyan ng hindi naman first ride dyan eh. Review. Okay? Review to mga katagumpay nung sasakyan. Nasabihin ko sa inyo kapag long ride na, kung ano ba yung mga nararamdaman ko sa kanya. Ayan. Op, humps. Okay, baliwala. Kahapon pala, kaangkas ko tatay ko mga katagumpay. Medyo may bigat akong naramdaman. Siyempre, ganoon naman. Basic yon na medyo mabigat. Pero
ang maganda nun, hindi ko nararamdaman masyado yung shock ko. Ibig sabihin, hindi siya masyado matagtag kapag may angkas ka. So, hindi disadvantage kay NMAX ang merong angkas. Mas advantage niya ang may angkas. Advantage din niya ang may angkas. Kasi, mas, ano mo maganda, mas stabilize yung motor mo. Ibig sabihin, hindi siya ganun kabigat dalhin. Alright? Balik tayo. Check natin. Hindi tayo makapagmabilis mga katagumpay ha? Kasi one hand lang tayo eh. Tsaka wala tayong helmet. Lagi nyo tatandaan, kapag wala kayong helmet, wag na kayong sumubok magmabilis. Okay? Lagi nyo tatandaan, ang helmet o mga requirement ni LTO ay hindi dahil requirement ni LTO kaya kayo mag-helmet. Okay? Mag-helmet kayo dahil meron pa kayong mga pamilyang uuwian. Yung mga basic na kailangan nyo tatandaan. May mga pamilya kayong uuwian. Kaya kailangan nyo mag-helmet. Ma one time kayo ma-accidente kayo, mag-collapse kayo, wala na. Di ba? Lagi nyo isipin mga katagumpay yung safety first. Babalik tayo mga tol doon sa pinuntahan natin kanina para doon na rin tayo mag outro. Okay? Ligo tayo. Mga tagumpay, kung wala kayong kasunod or nasa intersection kayo, kahit na wala, nakikita nyo na wala kayong kasalubong, magsisignal pa rin kayo. Okay? Kahit sa unahan o sa likod, wala kayong kasalubong, pero liligo kayo, magsisignal pa rin kayo. Okay? Check natin. Tigil tayo. Okay? Full stop. Una-una nyo gagawin. Siyempre, papatayin yung engine. Kasi yung iba, inuuna yung stand niya. Pero hindi yun ang tama. Alright, eto talaga. Tapos saka yung stand. Safety lang yon yung stand. For safety purposes. Okay na. Diba? Oh, yun lang ang basic mga tol. Diba? So, usap tayo mga katagumpay. Nandito na rin naman tayo. Dito ko na rin tatapusin yung vlog ko. Nakakatuwa lang dahil dati nangangarap tayo ng NMAX at hindi talaga natin kayang magkaroon nito. Pero dahil sa tiwala nyo sa akin at tiwala natin kay Lord ay nagkaroon tayo ng NMAX. So doon sa mga nangangarap, mga tol, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Dahil ang pagkakaroon ng isang bagay na minimithi nyo ay may tamang panahon. So na kay Lord nga yung tiwala natin palagi. At syempre, nasa atin, kailangan natin mag-sacrifice. Kailangan natin ang sakripisyo natin sa buhay para magkaroon tayo ng mga bagay na gusto natin. Ganun lang, kapag may pangarap ka sa buhay, kailangan mo mag-sacrifisyo. Hindi lahat nakukuha ng smooth. Sabi nga ni Kong TV, mga katagumpay, yung isang sikat na vlogger, si Great Kong TV. Napakatagal ko nang pinapanood ang vlogs niya. Hindi daw smooth palagi ang papatungo sa tagumpay. May mga humps yan. Yung mga humps na yon, yun yung mga problema. So kailangan, di ba pag mag-humps tayo, kailangan natin tumigil. Ganun yun, kailangan natin tumigil. Yung mga distractions talaga. Di ba, ito, bago ko nakuha to mga katagumpay, sinasabi ko sa inyo, ang dami kong pinagdaanan. Nasa time na sumuko na nga tayo eh. Okay? Pero ibinigay pa rin ni Lord dahil alam niya na yun ang gusto talaga ng puso natin. At ibinigay natin lahat sa Kanya. Okay? Surrender nyo lahat kay Lord at sigurado ako, makukuha nyo yung mga bagay na gusto niya. So mga katagumpay, masyado nang madrama tayo ngayon at marami pa tayong pagsasamahan dito kay NMAX natin. At pwede bang mag-comment kayo sa baba, anong magandang pangalan? Kayo tsaka sa akin. Siyempre, tayo si Katagumpay. Ah, kayo katagumpay ko, ako si Katagumpay. Katagumpay tayo lahat. Scooter natin to. Anong magandang pangalan ng scooter natin? Okay? So, dun sa mapipili ko ng magandang magbibigay ng pangalan ng scooter, magbibigay ako ng munting regalo. Hindi ko sasabihin, pero magbibigay ako ng munting regalo. Okay? Comment nyo lang sa baba, mga katagumpay, yung pangalan nyo, ay yung pangalan ng scooter natin, tapos na gusto nyong malaman, na gusto nyong i-suggest dito kay NMAX natin, yung pangalan, nung pangalan ng gusto nyo i-suggest, tapos pangalan nyo, tapos address nyo. Okay, papadala ko sa inyo. So maraming salamat mga katagumpay sa pagsama sa akin ngayon.
At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa lahat ng mga upload. Alright? Maraming salamat. Kita-kits tayo sa mga motovlog natin. Pupuntahan natin yung mga magagandang bagay dito sa Pilipinas. Maraming salamat. This is your man, JTV again. Hingang malalim. Peace. Peace out. Salamat sa tiwala. Hey!